Rosa, bilis mo naman. Oh, eto pa iba. Magalan mo naman. Baka bukas niya wala nang ipagawa sa'yo. Oh, bakit? Ano nangyayari dito? May problema ba? Sir, ang bilis po niya magtrabaho eh. Ako, Rosa, paano na kami niyan kapag wala ka na dito? Pwede niyo pong ipocomputerize itong mga to. Meron naman pong mabibiling segunda mano ng mga computer. Pwede ko po kayo gawa ng formula sa Excel. Ikaw naman, nagbibiro lang ako. Masyado ka naman kasi seryoso eh. Pero alam mo, maganda yung idea mo, ha? Cecil! Sir! Maganda yung idea ni Rosa. Bakit hindi ka mag-canvas ng mga desktop na computer? Ay, yung mga segunda mano lang. Yes, sir. Bukas na lang po. Kasi baka po magsara na yung mga tindahan. Oo nga. Sige. Yeah, ay, Rosa! Michelle! Magandang hapon po. Magandang hapon din. Eh. Kaibigan ko po si Michelle. Si Sir Hill. Hello po. Susunduin ko lang po si Rosa. Mauna na po kami. Okay lang po ba yun? Sige, sige. Iba ko muna kayo. Dito na ako sa kalabi. Sige po. Okay. Uy lang. Kapo lang ng boss mo. Type mo? Sira, ano ka ba? Para kay Ma'am Sandra. Oo nga, no? Ba't di ko naisip yun? Set up natin sa'yo. Sige! Di ba? Parang bagay na bagay sa tingin mo. Sandali, bili mo tayong gatos para kay Mika. Oh, sige. Ika na. Pabili po. Naipabili. Gatos po pang 5 months. Eh, kung ganun kaya natin sa bahay? Masyado namang halata. Sa bahay talaga agad. Eh, kung sa San Simeon High School muna? Pwede, pero anong sabihin natin kay Ma'am Sandra kung bakit siya pumunta doon? Alam ko na. Ngayon na lang, meron mga teacher na gusto sumali sa co-op. Di ba lagi naman nagbibigay ng seminar si Sir? Kung paano sumali. Ito na po yung ano. Yung mahalata. Tapos ng baby. 95 pesos. Pwede. Sigurado naman may teacher na gusto sumali doon eh. Hindi na. Pero Michelle, paano natin ipapaalam kay Ma'am Sandra na hindi niya nakakalata? Simple lang. Sabihin natin na gusto natin tumulong dahil sa kakulangan nga ng budget sa San Simeon, diba? Eh, ilang beses naman siya nagre-reklamo dahil kulang nga sa pondo yung eskwelahan. Alam ko na. Tapos sabihin natin na magbibigay lang naman ng seminar si Sir. Tapos kailangan niya ng lugar kung saan pwede gawin yung seminar, diba? Oo, pwede yun, pwede yun. Tapos, di papakita natin yung mga classroom sa kanya kung papayag. Papayag siya. Papayag yun. Tingin mo? Oo, papayag. Hinala tayo, diba? Hinala tayo. Diba? Diba? Sigurado ba kayo na maraming teachers doon? Ano silang mag-aalaga ng itik? Ako, Sir, lagi pa namang nagpuputik doon sa San Simeon pag umuulan. Sigurado akong nadami ang itik niyo doon. Yun na nga eh. Paano silang mag-aalaga doon ng itik kung halos buong araw silang nagtuturo? Si Sir naman, pwede naman nalang ipaalaga sa mga anak nila o sa asawa nila. Hindi naman kailangan na sila mismo ang mag-aalaga, diba? Palabasa, Sir, single kayo eh. Bakit? Single din naman kayo, diba? May anak na ako. Doon sila nakatira sa amin. Siguro, Sir, mag-isa na kayo sa bahay niyo, no? Wala man lang ba kayong nililigawan dyan? Sir, cooperative pa naman yung tinatakbo nyo. Wala naman kayong kaka-open. Wala naman kayong kaka-open. Sandra. Ay, si Ma'am Sandra. Ma'am Sandra. Si Sir Hill po. Sir Hill, si Ma'am Sandra. Bakit? Siya po yung sinasabi namin sa inyo, Ma'am Sandra, na gusto magbigay ng seminar po ko sa cooperative. Di ba sinabi ko sa inyo, imposible yan? Hindi naman to agricultural school. Pasensya na, Mr. Hill. Ay, Hill. Hill Nadera po. Pasensya na, Mr. Hill Nadera. Kasi, inalis ko na nga yung mga bata sa paghahanap buhay dahil gusto ko maatupag nilang pag-aaral nila at hindi ang paghahanap buhay. Pagmatagalan lang naman ang iniisip ko. Wala naman hong masama sa itikan, ha? Alam niyo po, marangal na trabaho ngayon pag-aalaga ng mga itik. Wala naman ako sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang. Ang sinasabi niyo lang,
na hindi nila mapapalago yung negosyo nila kung hindi muna nila tatapusin yung pag-aaral nila. Dahil ang pagninegosyo, iba sa pag-aalaga ng itik, hindi mismo, ba? Mismo, yun ang sinasabi ko. Ah, alam niyo po, magbibigay lang naman po ako ng seminar eh. Wala naman po akong sinasabi na papasukin na nung mga teacher yung itikan dito. Lola mo ba ako? Kasi pinupo mo ako eh. Sorry ho. Mm. Ngayon naman ho. Hindi pala. Sir Hin, magaling po yan si Ma'am Sandra magluto ng leche flan. Talaga? Kaya pwede, yun na lang yung negosyo na pasukan namin. Oh, pwede, pwede. Opo, tapos pwede po sa inyo lang kami o-order ng itog ng itik, di ba? Oo. Hello, Ma'am Sandra. Sarap po, di ba? Sarap nga. Saan ka natutong magluto nito? Sa bahay. Si Ma'am Sandra, taga Manila po yan. Umlaude po siya sa UP. Pero pumunta dito ng San Simeon para lang magturo. Ba't naman naisipan mo dito magturo? Bakit naman hindi? Masama bang pumirme sa San Simeon? Wala naman ako sinasabing masama eh. Ay, ibig ko lang sabihin, medyo malayo ka sa Maynila. Hindi ka ba nalulungkot? Bakit naman ako malulungkot? Ma'am Sandra, si Sir Hill po yung may-ari ng pinakamalaking itikan dito sa San Simeon. Hindi naman. Medyo sinwerte lang ako sa negosyo. Eh bakit hindi ka umalis ng San Simeon kung mayaman ka na pala? Bakit naman ako alis dito? Ikaw na nagsabi. Baka nalulungkot ka. Ano naman ang kinalaman ng sa lungkot? Ang alin? Yung pag-alis o pagtira mo sa isang lugar. Dito ako pumunta sa San Simeon dahil naniniwala ako sa mga ganitong lugar, dapat magsimula ang pag-umlad. Yan din ang dahilan ko kung bakit hindi ako maalis dito sa San Simeon. Sarap. Salamat. Di na rin ako magtatagal. Salamat ulit sa hapunan. Hindi po. Sarap. Po. Salamat. Ikaw talaga nag-aalaga dun sa dalawang yun? Parang anak ko na yung dalawang yan eh. Kung alam mo lang yung pinagdaanan ko para itaka sila sa mga gustong umabuso sa kanila. Ganun ba? Alam mo, hindi pala tayo nagkakalayo sa isa't isa. Ganyan-ganyan din kasi ang pakiramdam ko kapag meron akong mga taong nakukumbinsing pumasok sa kolo. Pakiramdam ko, nasasalba ko sila sa anumang pwede nang umabuso sa kanila dahil sa kanilang kahirapan. Para na rin mga anak ang turing ko sa kanila na gustong tumayo sa sarili nilang paa. Sana balang araw makaya nila Michelle at ni Rosa na tumayo sa sarili nilang paa. Wala naman tayong magagawa doon kundi ang umasa. Ganun daw talaga ang mag-iisang mag-ubad. Ang sabi ng mga kaibigan ko may pamilya. Hindi nang narinig ko. Sige, hindi na ako magtatagal. Sige. Salamat ulit.